mula sa Vatican ang namumuno sa Katolisismo sa mundo. Bumaba ang isang kautusan nito lang Hunyo na isuspindi si Msgr. Cristobal Garcia ng Cebu. Sa paratang na pedestry o pagkakaroon ng relasyon sa isang menor de edad na lalaki noong pang 1985 sa Los Angeles, California. Hindi man lumabas ang balitang ito sa Pilipinas na ilathala ang detalye ng kaso sa isang pahayagan sa Dallas, Texas. Sa special report na Runaway Priests Hiding in Plain Sight, nasampahan ng kaso ang Dominican Church sa Los Angeles, California kung saan dating naging pare si Msgr. Garcia. Sa artikulo, umamin daw si Garcia. At nakapanayam namin mismo ang Amerikanong journalist na gumawa ng report. Yes, it was very much what we found was a global pattern in which the Catholic Church was moving predators across international borders to escape justice. You know, his story is that he is the victim, that he was raped by these boys who were 12, 13 years old at the time. And as you've probably seen from the pictures, he's a rather large man. You know, well over 200 pounds, probably closer to 300. It was hard to imagine that he could be the victim of children, but that is his story, and he's sticking to it. At nito lang Oktubre, inutusan ng California Supreme Court ang simbahan sa Los Angeles na isumite sa abogado ng mga biktima ang mga files ni Father Garcia at iba pang paring may kaso. Kaya naman nakapagtataka kung bakit nakauwi pa siyang Pilipinas at hinirang pa na Monsignor. Archbishop, may mga kasong ng mga nagkakasalang pari sa Amerika at dito pumupunta. Anong pananaw niyo dyan? Marami magagalit sa akin, obispo nito. Bakit? Because some bishops are so kind and so holy, they do not appreciate the significance of a priest who has violated his commitments and obligations just to receive them back, because you see, after all, he's a man, he can sin, etc. And sabi ko naman, kung siya'y tao na, ano pang gusto niya? Pag sinasabing kami tao lang, tao ko na pala eh, okay? So I think the bishop should be careful on the priest that they will accept, especially if they come from abroad. Si Ricardo Cardinal Vidal, ang arsobispo ng Cebu na ngayon retirado na, ang tumanggap kay Father Garcia na nagtuloy sa mga gawaing pare sa Cebu. Miyembro si Garcia na may kayang pamilya sa Cebu. Sa Palma. Ang kasulukuyang arsobispo naman ng Cebu, si Father Jose Palma, na pangulo rin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa ngayon, ay nagpa-press conference agad nang pumutok ang mga balita tungo kay Father Garcia. In regard to the matter of Monsignor Garcia's past, the case has been elevated to the Holy See, and it has initiated the investigation into it long before the present controversy erupted. But this is far from being closed. No, I don't think it's still yes. Very much an open case. Yes. Medyo na interrupt lang nitong canonization ni Kalungsod. Yes, yes. And he knows it. And we will come back to it after the celebration's over. If only for the point of fairness, I would like to know, and I think people would like to know, what's the real score? We have not heard fully the side of the priest. We've heard his superior. Period.